ginising po ako ng kapatid ko na talagang totally malayo pa eh, nasusunog. Hindi nag ano po yung mga mahalagang damit, mga papeles, yung po makinuha namin. Pero ang natira lang po talaga sa amin yung baba, pero yung taas bandang kwarto nasunog na po yun eh. Kaya konti lang talaga ng naano namin. Kailan niyo po nalaman na may sunog? Madaling araw po, yung mga 3:30. Yun po. Tapos naaway niyo na po yung ano? Po? Naamoy niyo na po yung... Hindi po, malayo pa po siya. Kaya lang, talagang tinignan namin yung kung anong sitwasyon. Pero nagligpit na po kami ng mga damit namin na kailangan maisalba. Pero talagang yung ibang damit ko nasunog. Pwede po malaman yung pangalan? Ako po si Tess. Tess. Opo. T-E-S-S. Opo. Ano po yung apelido niyo? Munar po. M-U-N-A-R. Ano po yung trabaho niyo? Po, taga po sa office po ako. Okay. Kartero po. Ilan po yung mga anak niyo na kasama niyo po sa bahay? Dalawa, isang pamangkin, saka nanay ko po. Wala naman po nasakyan? Wala naman po, yun po naman po ang manan. Eh, kamusta naman po si, ano pong pangalan ng nanay? Yung nanay din. Yun po. Okay naman po siya. Ito nga po, siya ang una naming deligtas eh. Meron po ba siyang karamdaman na... Oh, yun nga, ano lang naman po. Wala naman po siya eh. Talagang matanda na. So, kailan po kayo makabalik sa bahay niyo? Paano po yun? Tingnan po namin mamaya kung makakatulog pa kami doon. Pero baka hindi na rin. Kasi delikado naman po yun. Nainita na yun eh. Baka may bumagsak. Meron po ba kayong pera para sa repairs ng bahay? Ko po alam eh. Nga pong problema ko. Paano? Pero siguro, mahalaga naman yung buhay, hindi naman yung gamit.